ng mga negosyong may kinalaman sa teknolohiya, eh hindi rin nagpapuhuli ang mga Pinoy. Tulad ng mga cellphone reloading station na talaga namang connect na connect sa kanilang mga sugi. Sa panahon na yun, isa na nga sa pangunahing pangangailangan natin ang cellphone. Kaya dapat lagi itong may load. At dito nakasilip ng pagkakataon ang iba nating mga kababayan para kumita. Ang VMobile, nakaisip ng paraan kung paanong sa pamamagitan lang ng isang telepono at isang SIM card, maaari nang makapagbenta ng load ng kahit anong network. Ang kaibahan nitong VMobile, gamit mo yung cellphone mo, makapagbebenta ka ng lahat ng klase ng prepaid, cards at saka electronic, para magkaroon ka ng negosyo. Noong 2008, nang simula ng VMobile ang negosyong ito. Ang sistemang gamit nila, all-in-one load service, kaya one-stop shop ang kanilang serbisyo. Kailangan mo rito, at least meron kang cellphone, meron kang maliit na puhunan, hindi mo kailangan ng malaki, although pwede rin maging malaki ang puhunan mo. Yan ay depende sa kung plano mo sa negosyo. Kung gumagamit ka ng internet, napakasimple lang gagawin. Pupunta ka sa aming www.loadxtreme.ph. Tapos pag nakita mo na itong website nito, halimbawa yung online loading, kiklik mo, lalabas dyan yung aming dialog box. I-enter mo yung account mo, papasok mo. So, in this case, pipiliin ko na lang, papasok ko yung aking sikretong PIK. Tapos mamimili ako ng produkto. Tapos, talagay ko yung cellphone number. Kiklik mo ngayon yung send load. Pag okay natin, yun na. Pero paano ka nga ba kikita sa negosyong ito? Halimbawa, may magpapaload sa iyo ng 100 pesos. Ang mababawas sa load wallet mo ay 90 pesos lang. Ibig sabihin, may 10 piso kang kita sa bawat 100 na ire-reload mo sa iyong customer. Kung kumikita ka ng 100 pesos kada araw sa pagre-reload, sa loob ng isang buwan, may kita kang 3,000 piso. Alip, tulad ni Peewee, na nakatuwaan lang daw noong una ang reloading business. Kasi nag-work kami, noong nag-start kami noon, magbabarkada lang kami. So every night magkakasama kami. Nakakatuwa, nung 5 lang kami nagsimula, 5 members lang kami, kapatid ko, mga barkada ko. Tapos ngayon nagulat ako, yung 5 tao nagsimula niya, ngayon ano lang kami, almost 100,000. So actually, nag-build pa siya ng 100,000 members. Ayan, sa simpleng pagpindot-pindot lang daw niya ng cellphone, kumikita raw si Peewee ng mula 1,000 hanggang 5,000 piso kada linggo. Ayan, ano pang hinihintay niyo mga kapartner? Oras na para ang hilig niyo sa paggamit ng cellphone, pakinabangan niyo rin at maging isang maliit na negosyo. Kung mas nanili mo na lang manatili sa bahay ngayong summer, narito ang isang kapaki-pakinabang na tip. At dahil mainit ngayon, alam kong hindi nyo maiwasan na gamitin ang inyong mga aircon. Ito ang isang tip para makatipid kayo sa pagkonsumo ng kuryente. Ilagay sa timer mode ang aircon at iset sa 2 hanggang 3 oras lamang. Pagkatapos nito, buksan ang ventilador para mapanitili ang lamig ng kwarto. Ma-enjoy mo na ang lamig, makakatipid ka pa. O diba? Pwede naman eh. Kaya mga kapartner, tandaan, dapat maging wais all the time. Ano ba masasabi natin? Wala akong masabi talaga.